Hello po sa ating lahat dyan, mga kamamis. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. At narito naman po ako upang i-share na naman ang mga bagay para bukas, mga mamis. Dahil bukas ay Martes, yan po ay pwede tayong gumawa ng ating mga pampaswerte. Pero mga mamis, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button sa baba ng ating video upang lahat na naman ng ating mga video na i-upload ay inyo rin pong mapapanood yan. So stay tuned. So ito nga po mga mamis ang ating mga ihahanda para bukas sa ating mga gagawing mga pampaswerte. So kung kayo po dyan mga mamis ay nakaready na ang inyong mga pampaswerte ay atin na rin pong isi-share kung paano or marami na rin pong mga nagpatotoo nito na sila po ay nagkatotoo ang lahat ng kanilang mga hinihiling sa buhay. At tiyak ako mga mamis kung bakit nagkatotoo ang lahat ng kanilang mga kahilingan dahil na rin yan sa kanilang matinding paniniwala. Dahil sa mga bagay na ating mga ginagawa mga mamis, ang ating puhunan dito ay ang ating matinding paniniwala na ito po'y ang lahat ng ating mga kahilingan ay mangyari ito kapag tayo po ay may 100% na paniniwala na magaganap ito oras na ating ginawa ang ating mga pampaswerte. So ang mga pampaswerte ito mga mamis ay katulad ng sinasabi ko ay marami na rin po akong nakikita at na patunayan din po sa aking sarili, hindi lang sa iba mga mamis, kung hindi mismo sa aking sarili, na ako rin po ay inaamin kong ako rin po ay siniswerte gamit lamang ang mga bagay na ito. At ang mga bagay na ito mga mamis, ito po ay trending na trending sa ating mga pampaswerte. So ito na po siya mga mamis, ang ating dahon ng laurel. So ang ating dahon ng laurel mga mamis, katulad ng sinasabi ko ay pwede nating sulatan, pumili tayo ng mga buo na dahon ng laurel. Katulad nito mga mamis, kung kayo po dyan ay mayroong mga dahon ng laurel, ay bukas kung meron kayong mga body spray dyan mga mamis, yung mga cologne, pwede po kayong maglagay nito ng isang piraso or kung marami naman ang inyong dahon ng laurel ay maglagay din po kayo ng tatlong piraso ng dahon ng laurel. Pero bago ninyo gawin yan, humarap kayo sa silangan, hawakan ninyo ang ating laurel sa dalawang kamay. Pagkatapos ay iling ang lahat ng ating mga kahilingan na magaganap ang lahat ng ating mga minimiti sa buhay. Ganon din po mga mamis sa ating mga wallet ay pwede po tayong gumamit ng ating mga dahon ng laurel. Sulatan lang natin yan ng ating mga pangarap sa buhay. Pero kung halimbawa mga mamis, pwede na lang nating isulat dito ang halimbawa kung meron po kayo sa kasalukuyan ay meron kayong mga ginagawa sa buhay na gusto ninyong makamtan or wala nang magiging hadlang ay isulat ninyo sa ating dahon ng laurel. At ang marami pa ninyong mga kahilingan mga mamis, kung meron kayong mga maraming dahon ng laurel, ay isulat nyo lang yan sa ating mga dahon ng laurel. Kumuha kayo ng ating mga pintilpin na kulay itim o kaya naman ay ang ating kulay green at kulay red na pintilpin. Pagkatapos nito, isulat ninyo ang inyong mga kahilingan. Pagkatapos ay pasinagan ninyo ito sa liwanag ng araw sa umaga. O kaya naman ngayong palapit na rin po ang full moon, so pwede ninyong gawin din ito sa ating mga dahon ng laurel. Pasinagan nyo ito sa liwanag ng buwan. Pagkatapos nito ay sulatan nyo rin ng inyong mga pangarap. At ilagay ninyo ito sa inyong mga wallet. Ang ating gagawin ay tatlo na dahon ng laurel o kaya naman ang lima or ang pito or walo na dahon ng laurel. Pwede natin sulatan yan, pagkatapos ilagay natin yan sa ating mga wallet. Ito po ang aking mga sinasabi na i-ready natin bawat halimbawa kinabukasan ay Martes, ngayon pa lang ay i-ready na natin. O kaya naman bago pa lang, palapit pa lang yung araw ng ating mga
paggawa ng ating mga rituals ay i-ready nyo na ang inyong mga kailangan para hindi na kayo matataranta sa oras na kayo po ay gumawa na. At ganun din po sa Biyernes, pwede natin gawin ito dahil ito po ay pinapaniwalaan na maswerte ito kapag tayo po ay taos sa puso na gumagawa ng mga bagay na gusto nating hilingin dito sa dahon ng laurel. Kaya huwag niyo pong kalimutan yan na ang ating dahon ng laurel ay marami po itong pwedeng paggagamitan. Nariyan na ang ating pagsusunog ng dahon ng laurel, ganun din po ang ating paglagay nito sa ating mga ilalim ng ating unan o kaya naman ay ang ating paglagay nito sa ating mga bag para kung ano man ang ating mga lakad tayo po ay siswertihin. So huwag niyo pong kalimutan ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng swerte, kailangan po na palagi tayong may dala-dala nito, lalong-lalo na kung tayo po ay mayroong mga nilalakad na mga pagkakapirahan. Para walang magiging hadlang, gamitin natin ang ating mga dahon ng laurel. Ganon din po, kung kayo po dyan ay mayroong mga rock salt or sea salt, yung mga malalaking asin, yan po, kumuha po kayo dyan ng ating plastic, yung ating kahit na ganitong mga plastic. So, sunugin lang natin siya ng kunti at pagkatapos ay ilagay natin ang isang kutsaritang dahon ng laurel, ay isang kutsaritang asin, mga mamis. Ano ba yan? Parang palaging dahon ng laurel. So, kapag tayo po ay gagawa ng mga bagay na ito, mga mamis, tiyak ako na tayo po ay malayo sa mga kamalasan at swerte ang darating sa atin sa ating buhay. Kapag tayo po ay palaging nagdadala ng ating mga dahon ng laurel, kahit na yan, mga mamis, ay na durog na or punit-punit, pwede nating paghaluin yan sa ating mga sea salt o rock salt. Yan po ang ating mga gamit sa mga laurel at marami pang iba. Pwede tayong magsusunog nito sa loob ng ating tahanan. Ipausok natin ito sa loob ng ating tahanan para ito po'y magtatawag ng mga swerte sa kapirahan at swerte sa ating buhay. Tiyak ako nagagaan ang takbo ng ating buhay. Maging sino ka man nagagawa ng mga pangpaswerteng ito, tiyak na swerte ang dadaloy sa iyong buhay. Ikaw man ay isang asawang lalaki or isang asawang babae, basta't kayo po ay ginawa ninyo ito para sa kabutihan ng inyong pamilya, tiyak ako na kayo po ay siswertihin. Kaya subukan niyong gamitin ang ating mga laurel na ito. Gawin niyo lang ito kung kayo po ay i-relax nyo ang inyong sarili bago ninyo gawin ang mga bagay na ito. At anuman yung ating mga pinagdadaanan sa buhay ay iwaglit muna natin kapag tayo po ay gumawa ng mga rituals tungkol sa ating pag-akit ng swerte. Dahil kapag tayo po ay maghalo yung ating yung ating mga pangangailangan sa buhay at gagawa tayo ng mga bagay na ito, tiyak yan, mga mamis, na wala pong mangyayari dahil hindi po kayo nakapag-concentrate ng maayos sa inyong mga kahilingan at sa ating mga ginagawang ito. So ito lamang po, mga mamis, ang aking isi-share ngayon sa inyo para bukas. Gawin nyo ito, mga mamis, ng merong pagtitiwala sa inyong sarili at 100% kayong naniniwala na kapag kaginawa nyo ang mga bagay na ito at kung meron kayo na mga bagay na ito, tiyak na kayo po ay siswertihin. So mga mamis, sana po ay nagustuhan nyo ang ating mga sinishare sa araw na ito. At ako po ay muling magpapasalamat na naman sa inyong lahat. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay pindutin nyo lang ang subscribe button o red button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video ay inyo rin po itong mapapanood. At huwag nyo pong kalimutan ang ating pindutin ang ating bell button sa baba ng ating video para lahat ng ating video ay kayo na rin po ang unang manotificate nito. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.